Welcome guys! Andito na naman tayo sa aking channel, si Porloop. Ngayon, next kong video, papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng incubator. Mini incubator, manual. Papakita ko sa inyo paano inassemble. Para sa mga nag-request dyan na gawin natin to, ito na. Makikita nyo na kung paano tayo gumawa ng mini incubator. May nakita tayo mga guys para malaman nyo kung paano gawin to. Ito na. Ito muna, papakita ko sa inyo yung mga gamit ng incubator natin. Ano mga materials nilang dapat na bilhin natin. Ito na. Una, ito. Cooler, yung styrofoam. Tapos yung flat screw at Phillips screw. Tapos yung cutter. Plier. Saka yung 50 watts incandescent bulb. Ito, bukilya para sa bumbilya. Saka yung plug. Ito. Saka ito, yung lagay ng itlog. Kailangan yan. Ito ang pinaka-importante yung gamit sa incubator. Digital temperature controller, yung tinatawag na thermostat. Yan, yan ang kailangan natin sa incubator para makontrol natin yung init sa mga. Okay, isa pang gamit natin sa incubator, itong alaga rin ito, yung pan, 12 volts. Guys, kabit muna natin ang bukilya. Bukasan muna natin yung mga dadaanan ng wire. Kabit natin ang palit. Ito guys, para hindi malaglag. Thank you.
na yung bukid niya. Ito na yung susunod natin, yung pan. Hit natin. Lagyan na ulit ng tali para hindi na matanggal. Matigas pa. Thank you.
niya. Tingnan natin lahat yan yung connection. Ito guys. Tapos na. Pagkakabit. Ikabit yung pan. Ngayon, 12 volts yun, hindi pwede sa 220. Ngayon, gumawa tayo ng ano. Ito, transformer na 12 volts. Ang input niya ito, 220. Output niya yung ano, 12 volts. Dito natin i-connect yung supply niya sa ilaw para sasabay siyang mamatay, sasabay rin siyang mabuhay. Dito naman natin sila i-connect sa ito, sa digital temperature controller, yung thermostat. Ito yung magkocontrol ng init nila, init sa palamig. Connect natin ito, may diagram dito, susundan na lang natin. Power. Ito. Ito lang power natin. Ito. Ito. Plug. Yan. May wire. Ito natin siya. Jumper, ito yung switch in load. Wala na jumper. Jumper ay natin sa isang power. Jumper natin itong power. Switch saka sa power ng ano, power ng fan.
Na. Ngayon, lalagyan na natin yung tubig. Kailangan may tubig to para ano, para hindi matuyo yung itlog. Hindi kumapit sa ano, balat niya. Ngayon, lalagyan natin, patungan yung basket na lagyan ng itlog para sa ilalim. Lagyan natin ang katungan para may hingaan sa ilalim.
natin ngayon kung kailangan to pag nag 39 mamatay, pag nag 37 mabuhay ang ilaw niya. Oh, yan, namatay na. Yan ang maximum. 39. Eh, pag bumaba ng 37 niya, ang kailangan, mabuhay. Mabuhay yung ilaw. Kailangan mabuhay ilaw. Yan. Minimum ng 37 Celsius, maximum ng 39 Celsius. Yan, sigurado mapipisa ang mga itlog. Hanggang dito lang mula guys. Next ano, update ko to kung mga itlog, kung ilan na mapipisa na ito. Ay, naka. Ito na naman tayo mga guys. Katatapos ko lang gumawa ng ano, incubator. Time for shoutout na naman. Ito, number one. Ang ano na to? Number one na subscriber ko to. Driver ng Arestoda. Body number 079, Ronald Limbaga. Yan. Tapos si watchmate Bong Beso. Ito pa isa, request niya to kanina, shoutout daw siya, Deo Tayaw. Ito pa isa, driver ng Arestoda, body number 039, Bogart Jess Lucis. Yan. Ito pa, pare Marvy Binyegas. Ito, last. Ito, matindi to. Basher ko pa yata to. Enteng De La Cruz, driver din niya ng Arestoda, body number 079. Okay, yan lang muna. Sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat. Malapit na natin maritsa ang 50 subscriber ng C4 Loop. Yan. O, sige. Kita na lang tayo ulit sa next video ko. Yeah!